Ito mga katwis, magluto ulit tayo ng isa pang masarap na pagkain. Ayan, ginamitan natin ang fish. Ito yung ating fish. Gugutay-gutay natin yan para mas masarap, di ba? At pag gintay-gutay ninyo yan, hinmayin lang ninyo ng husto. At pagkatapos, lahat na yan, lahatin nyo na. Tingnan nyo kung paano ang ginawa ko. Nilagyan natin ng isang egg. Ayan. Nilagyan lang natin ng isang egg. At pagkatapos, naghihiwa tayo ng spring onion. Maliliit lang. At lalagay natin dyan together with the fish. At pagkatapos, isasama natin yan dyan. Hiwain lang natin ng manipis. At imimix natin. Yan ang ating spring onion. At meron din naman tayong parsley. Yan. Gamitan natin ang parsley. Slid natin yan sa loob. Hiwaan din natin ng maliit. Kung walang parsley, pwedeng kinchay. Kasi ang kinchay is ang paalis ng lansa ng fish. Okay. Lagyan natin yan dyan. Pampasarap din siya. And then, ilagay natin. I-mix natin dyan. Haluin natin ng ganyan. Ayan. At pagkatapos, ilagyan natin ang all-purpose flour. Ayan siya. Ayan, ilalagay lang natin ng ganyan. At pagkatapos, haluin natin. Mix natin lahat. Ayan. Then, add natin ng konting pangpalasa, tapos lagyan natin siya ng konting tubig. Haluin lang natin para mas maganda. Halo lang ng halo hanggang sa minging mix. Yan, add natin ang tubig. Yan, ganyan lang. Para yung fish mag-mix doon sa ating flour. Dagdagan pa natin ng konti pang tubig. Mix pa natin. Alam mo, isang pagkain yan na pwedeng ibaon, pwedeng ibenta, pwedeng negosyo. Ayan. Ang ituturo ko sa inyo ay isang kakaiba na pwede nyong gawin kahit anong klaseng isda. Ako kasi, yung isda ko kasi, kaya hindi siya malansa, prito na siya. Ngayon, sinadya ko siyang iprito, tapos gagawin ko siyang ganyan. Pinalamig ko at isasama ko dyan. Gagawin natin siomay. Siomay fish. Kung paano ginawa yan, ipakikita ko sa inyong lahat. Gayahin nyo na lang. Pwede rin niyang pang negosyo. Nilagyan ko siya ng little bit na sesame oil. Pampabango yan. Oh, diba? Tapos nilagyan ko rin siya ng liquid seasoning. Konti lang. At pagkatapos, ayan yung fang wrap. Diba? Ang wrapper ko is pang molo, yung ganun. Ngayon, ganyan ang ginawa ko. Nirap ko na siya. Tingnan nyo habang nirarap. Ayan. Irap natin hanggang sa mapuno at ating steam. Yan, meron na tayong siomay fish na pwede natin gawin pang business. Depende yan sa inyo. Yan, ganyan lang ang pag-wrap niya, no? Oh, simple lang. Oh, diba? Ngayon, pwede nyo gawin pang business. Pwede nyo steam. Pagka-steam nyo, pwede nyo siyang i-fry kung gusto nyo. Pwedeng tugtugin, di ba? Kasi pwede yang gawing siomay barbecue style. Pero, i-steam nyo muna siya. Para hindi siya madurog. Di ba? O, eto na ang ating siomay. Yan, isasalang na natin siya. Yan ang steamer ko. Wala kasi akong steamer. Nasira. Ayan, kaya kaldero. Pero yun pa rin ang gamit ko, yung steam niya. Steam natin siya. At yan ang finished product niya.
Thanks for watching!